Maray, baka makatulog pa yun. Salamat din sa nakapagpapakita. Baka maraming kwento nga kasi kaya. Salamat sa Panginoon. At least baka maroon na nga si tatay mo. Kasi mata pa na yung tatay. Pwede naman yan. Salamat din sa testimony ng dalawang nakayodin form pa kayo. Hindi ba ako yung gusto ko malapitin sa mga kinakilalapit tayo. Yung gusto ko sabihin, at kaya ko dito kay G, buti na panatili mo yung ipin mo. Kasi ibang ka ba magbasbash? Pero lahat yan, ano ba? Di, pero natural pa lahat yan. Ating nga pa nila eh, isang bayan pa rin. Ito yung artista. Walang candy din. Yung parang blessing. Ito natin candy kasi. Ito natin candy. Okay. Salamat doon. So, may time naman tayo. Nagamitin din natin ito opportunity na laki-laki na alam dito. Mia, nangyari ba? Hindi ako nga sabi ka. So, welcome pa lang yun eh, no? So, kung meron pa tayong time mamaya, testimony tayo. Okay, so salamat dito tayo lahat. Sino wala? Chelsea lang na wala, no? Iwalik na... okay lang. Okay lang kayo dyan. Okay, so this time, binigay na yung ano? Pamigay mo yan, kaya binigay ko sa'yo yan eh. Outline lang yan, saka handout, the same time. Simple lang po yung ating topic na ito. Alam ka niya sa ito. Okay, bakit naman siya lang para focus tayo sa isang subject. This morning, this day, today. Punta lang tayo sa Baptist District Team. Ba't meron tayong testimony? Maka sana, no? Focus yung testimony sa yun. Paano yun yung Baptist? Ano yung pagkakaiba? So, yun. Tulad din ako sa Muslim. Pasto ko dito. Kasi minsan, kwento-kwento lang ng pastor eh. Yung pag nanggaling talaga dito sa mga to. So, marami na akong experience sa reading. Ganun, nasabihin talaga mga yan, teenager yun ah. Sabihin. Natanong ko lagi talaga eh. Pag nag-convert kayo sa Christianity, anong gagawin sa'yo? Mapatay po kami ng tatay ko. So, murder, para talaga ito mga kayo. Kaya, sila ka sa Panginoon at buhay pa si Gina. Okay, so, pusit na kayo dito. So, introduction mo, bakit importante ito? Kasi nga, para malaman natin, dito po yung kasi yung mga bago kayo, salamat po. Hindi na, nawala pang maaga yung ano eh, sila kinabanggitin. Pero, yun, tagal, salamat kahit dito pa rin si Kuya Jun. Amen? Amen. Iisip-isip ko, ako. Yung kilala kong ano, sa alak, ako. Yung tumatagal eh. Pero di rin, no? Ika talaga pag-message mo, amen? Amen. Si Milo po, si Tatay Eddie, ganun din din. Lagi kwento na, ano eh. Koma eh. Ano yung naligtas ko? Ha? Sino? Ikaw, ano? Mamaya. Mapawi ka. Dalawang makarasyante pa. May na-leap out ba siya, no? Sige pa, tigal natin. Okay, so bakit importante ito? Kasi nga, baka isipin nyo, lalo yung mga bata na kasi pag nahihil, isurto kasi yung mga, di ba, mga kaibigan yung sinuyo sa labas, di ba, saya-saya nila, lalo yung mga iglesia, mayayamang yan, di ba? Pinipinta talaga nila yung pag-alangan, ay katolik o gano'n din naman. Madami sila. So baka isipin nyo, parang mga jologs kayo, alam nyo ba yung jologs? Sino nila kalang? Yung parang, ha? Di ba alam yung jodogs? Ano nga ba yun? Outcast? Parang ka loser, di ba? So, yung Baptist, ano ba yan? Kaya na, kung may magandang natulog yung Baptist day, yun yun eh, kahit pa paano. KJ. Yun ba yun? Ah, yung jodogs?
Akala ko nga ganun, loser, parang ganun. Either, yun, walang point tayo. So, di tayo ganun. Pagkatapos ito, sana ngayong araw, kayo ay makikinig. Prayerfully. Na mababaliktad po yun, kung sakali. Sino dito kung parang walang gamit kagala-gala dito. Parang, church, salamat. Baptist, sana mabayang hapon, pagkatapos natin, mababaliktad yan. Okay? Magiging napagpahalik. Yung sinasabing ko, hindi ko sinasabi yan dito eh. Pero yung worthy, ibig sabihin, magpapasalamat sa Panginoon, baptist ka. Amen? Amen. Yan, kaya parang yung baptist heritage. So, hindi tayo religion. Okay? Pero pwede rin kasi, kaya na common ano dyan eh. Ano ba religion mo? Pag religion ako, Christian ako eh. Pero hindi tayo nag-baptist. Yan. Alam na yun. Hindi nila alam kung devil na yun. Hindi. Yes, explain natin. Okay. The number two, that people may identify us as baptist. Kasi mapakilala. Ano ba yung baptist? Tinanong ka, baptist ka, ikaw rin, di masabi. Basta iba kami. Ganyan kami. This, today, malalaman nyo exactly lahat na dapat nyo malaman. Especially distinctive nga. Kasi, naniniwala kami sa Diyos. Islam din eh, niwala daw sa Diyos eh, di ba? Hindi ganun. Talagang i-detalye natin today. Okay? Tandaan nyo yan, dapat wala akong tatanong. Bakit ka baptist? Ano yung baptist? Ano yun? Ay mo, kay John the Baptist yata kami nagaling. Ano po pa sa akin? Yung kalaban natin nagsasabi no? Mga believers na kasi tayo, hindi tayo nagaling kay John the Baptist. So in a way, kasi tinawag siyang baptist kasi nagpapaktay siya tayo kung kanyang baptist eh. Pero hindi tayo nagaling sa kanya. Pero yun, nirecognize kasi ng Panginoon yung baptizing na dyan. So, ibig sabihin, may ano din. Pero hindi nag-establish yung church si John the Baptist. Hindi sa nag-establish yung church. Okay, sana malinaw yun ha. So, rinig ko ha, para makilala nyo tayo at makilala rin tayo ng ibang tao. Ma-identify. Para hindi tayo nalilito. Para kapag ito sinabi ko kay mga Yahuwa. Okay, pareho lang naman tayo eh. Pag ganun, either tawanan or huwag kayo papayag. Okay? Pareho lang tayo. Pareho lang. Hindi tayo pareho. Okay? Question? By the way, pwede pala magtanong anytime. Yan ang pagkakaiba dito sa regular services natin. Seminar, tanong agad. Okay? May handout nyo, pero nga, sumubo ba kulang? Okay. So, ganyan lang kahit siya yan. So, para ito kasi yung gusto kong take out nyo. Malaman nyo yan. And then, halos naka, wala lang black ko dito na lang. Notes nyo na lang to. And mamaya, may natagtag ko kayo. Pwede. Okay. So, huwag nyo siya ito ano din yan. Kung may notes lang kayo, ilagay nyo dyan. Save ka. Okay, meron pa? Question? Ano agad? Sige man. Okay, very good. Yes, sasagutin ko na yan kasi nasagot na natin actually kung meron tayong tapos na Church History Seminar. So, ang sagot doon, meron ba tayong connection? Ano? Pagkakaya pa, connection? Connection, yes, actually. Pero kasi ngayon, may grupo pa kayo ng Anabaptist. Focus na yun. Focus na yung Anabaptist ngayon. So, iba na yung turo nila. So, pero yes, nanggaling tayo doon actually sa mga tunay na Anabaptist. And kasi, Christ po ito tayo, pero okay lang. Yung mga grupo, balikan natin, nandito kayo eh. So, yung from Jesus and the Apostles, nagpatuloy po yan, pero wala tayong hard record except for the Bible. So, kaya nga, maganda pang tanong din yan. Paano mga sabi, Pastor, na nanggaling tayo dyan kung wala tayong hard record? Okay? Eh, yung mga hard record nila, pwede rin naman ibaba. Okay? So, kaya nga itong pag-aaral natin, hindi ka malilito kasi ang proof natin, nasa Bible, nasa ating history, kahit paiwari wala yung baptism, may na-represent at may na-represent. At kung alala mo yung sa church history seminar natin, yun yan, pinagpapapatay yung mga baptism, dumadami lalo. Okay? Eh, ang last na attempt nila is kinokorrupt na lang yung doktrina. Kasi pag nakorrupt yung doktrina, baliwala na yun.
kahit tumabi sila, so ako ating palinig ng data, pumasok na. Okay? So, sagot sa Anabaptist, yes. Kasi nga, kaya nga Baptist, or may baptizer yun eh. Kasi dahil nung nauso sa Catholic, kinauso nila yung pagbabatay sa baby, obviously mali yun, okay? At maantakad din natin yun. So, syempre, unang-unang pumalag yung mga Baptist. So, eh, paano nila malaman? Nasa kapangyarihan ng Catholic yun, yung mga time na yun. So, kaya pag nakita nila may nag-baptize ka ng adult, eh, sigurado hindi Catholic ato. At very strict sila sa mga practices, pinapatay nila ngayon. Kaya yung mga Baptist, Anabaptist, yung tatago, yun ang nagpapatuloy. Pero malalaman mo sila, makikilala mo sila, yun nga kasi, yung tuno kasi nakapago lang, sila, di ba? So ngayon, tayo, ano tayo, open tayo, ako din yan, nilipon yung mga publish natin, kasi para malaman na yung pagtao. Yun. So pero, nung time na yun, paano makikilala na yung grupo na to, Baptist? Ayun, nagpapaptize na ako. Kasi karamihan ang mainstream doon, yung bahay na sa Catholic, pinapaptize yung baby, kahit yung mga Orthodox. So yung Orthodox, Greek Orthodox, nilulubog pa rin. Kasi nga, baptizo, immersive. So yung Catholic, sprinkle na lang. Kahit yung mga kinikita, lahat ng mga baptism images sa internet eh. Magiging binuhusan lang doon dyan na baptism Jesus. Naglubog ka pa doon, magbubuhusan mo lang. Obviously, nilulubog. Okay? So, yun. Kaya, Anabaptism, re-baptizer kasi, karamihan ng time na yon, ang dami yung mga baby na binabaptize, eh, ba't mong babaptize yung bata? Ay, sorry, yung adult. So, obviously, ang tawag din ito, re-baptizer. Binabaptize, muli ko binabaptize siya. Re-baptize na yan. Yan. So, nakilala yung mga baptist mo. Anabaptist. Pero syempre, later, nung sa bumiyan ng Panginoon, nawala ng power, mas ko yung Catholic. So, clean up na yung pangalan na Ana. Kasi nga, hindi mo na kailangan i-baptize. Kasi marami na rin pinapaptize na adult na hindi na-baptize na bata. So, yun. So, yun. Meron. Pero, yun, sinabi ko agad na yung Anabaptist kayo. Focus na, iba na yung paniniwala nila. So, wala yung kaligtasan nila. Question? Ang Baptist, hindi ko kailangan eh. Pero meron yun na online. Nauna pa nga sa Catholic eh. Maniwala kayo sa hindi. Kaso nauna sila sa bandang Visayas. Kaya kung mapansin nyo sa Visayas, ang lalaki ng Baptist Church sa school doon, nauna sila doon. And then after World War, wala ako dito kasi eh. Pero after World War, hindi nagkakamali, World War II, itong mga Christian missionaries, naghati-hati sila. Which is mali, di ba? Pero yung mga Baptist doon, nakiayon. O sige, yung mga Baptist, napunta na naman sa Visayas, Sweden. So, kaya marami po doon. So, pero, yung modern times na, mali yun eh. Ba't mo kayo i-respect dyan? So, respect na yung mga Baptist. Okay, so sama-sama yun. Pati kulto. Kulto, kaya kahit sa halala, di ba? Hala natin, malayong lugar na yun. May dating doon na doon, may iglesia ni Manalo, saksi ni Batman, di ba? Leto na rin. Okay, so yun po actually yun. Kasi hindi pwede pa huli ang Baptist kasi tagal na yan eh. So, sige rin. Sir, aming talaga actually, yun nga po, yung late na yun. Pero yun, nauna pa yung mga European. European. So, dyan po nag-boom din yung Christianity doon. Pero nga, ang gulo rin kasi yung Europe, andyan na yung mga politika. Andyan yung Catholic eh. Andyan yung Church of England. So, hindi nag-boom na gusto yung Baptist. Pero meron pa rin. Hindi na pwede gano'n. Kaya sa grupo ng isang dalang Kristiyano, diba, yung iba dyan, magtatapat din naman eh. So, pero karamihan, hindi. So, tama yung ngayon, sa panahon natin ngayon, dahil sabi nga sa inyo, kaya daw ha, sabi nila, pero kung totoo eh, kaya pinagpala yung US kasi nung nag-escape ng persecution ng mga Kristiyano sa Europe, pumunta ng US, doon sila nag-establish ngayon.
At sabi ni Boss, pinagpapatay yung mga angel doon. Totoo yun. Pero before that actually, naka-establish na yung mga missionary doon. Yun ang totoo. Kaya masama din yung loob ng mga tunay na Kristiyano doon kasi nadamay sila eh. Samantalang noong una, ayaw nilang ayaw nilang explore kasi sino ba naman yung pupunta ka sa bagong nation na hindi mo alam. Sino merong ganong klase na motivation. So, dalawa lang yun. Yung mga Kristiyano, dahil sa gawain ng Panginoon, pangalawa sa pera, yung mga hindi naman Kristiyano. Eh, syempre, alam na lang ngayon, makasettle na doon. So, no, okay pala dito. Doon ngayon, pinagpapatay na yung mga Indiano, American Indian. Yun po yan. So, magandang history yan. Ha? Pero, again, dahan-dahan lang tayo. Pero, salamat na yung mga bata kasi na-introduce pa kayo sa mga ganyan. Okay? Kaya nasabi ko sa inyo, maganda yung patatuan ng dalawa, no? Kaya kayo ha, ngayon, nabigyan ang opportunity kahit na paano, may tatay ngayon at taguyod sa inyo. Gamitin nyo lang yung oras nyo sa pag-aaral kasi ang dami nyo maaaralin. Okay, sayang naman yan. Kung mag-games ka, mag-level 50 ka doon, may bagong games na naman, di ba? Matala ko inaaral mo history, Bible, hindi, maglaro ka lang ng konti, di ba? Tapos yung iba, gugulin mo sa actual studies, academics, and then. Kasi sabi nga ni Kuya, magaganyan yan eh. Kaya yung napanggit ko last time, mga Muslim, kaya karamihan ng Muslim country, illiterate din eh. Diba? Salamat sa Panginoon kasi nga, na-influence din sila. Yung Saudi po, tinulungan ko na yung US lang yan, tsaka yung UK. Yung po ko kaya yung mga ganyan. Di naman nila kayang idig yung ano, oil. Before the technology na binigay sa kanila. So, kaya nalayo na ako. Pero, kaya mag-aaral kayo, mga bata. Kaya sabi siya, kung gusto nyo mag-aaral talaga, gusto nyo maglingkod ng tapat sa Diyos, mag-aaral ka. Alam ko, mahirap. Pero kasama yun sa maglingkod sa Diyos, mag-aaral. Okay? Ganyan tayo dito. Hindi natin eh, kasi yung mga Islam kasi ganun yun. Proud na proud pa sila si Muhammad daw iliterate. Eh kung ganun yung leader mo, bakit ka mag-aaral? Okay, so bago ako mag-aaral, may tanong si ba? Sige. Nasagot na. Ano yung tanong mo dapat? Ano pa yun? Sa kala ko lang panahon, ngayon akong pang-baptist talaga. Ngayon, ba? Kasi actually, ito yung buong pag-aaral today. Paano mo nasabi yan, Pasto? Nag-back to the future ka ba? Alam mo ba? Doon sa mga pili ko lang kasi ng Moodle man eh. Time travel ka ba, Pasto? Hindi ko kailangan mag-time travel. Okay? Kailangan ko lang knowledge ng Panginoon. Tsaka yung ibang knowledge na pinasa sa atin. Sige. May question? Ayan, salamat. At least introduction pa lang. Walang tayo, nag-iigit po tayo. Then, so ganyan, sana ganyan yung expectation natin ng mga hapon. Mag-aaral tayo as in, back to the future. Oh, yung tamang paraan. Hindi yung ano. Mad scientist. Okay, so yan. So para makilala ang sarili natin, makilala tayo ng iba kasi tama yung pagpapakilala natin sa kanila. Okay? Anyway, ulit-ulitin natin yung mamaya. And then, ito po yung sabi sa John, ito yung pinaka-text natin. No? Umila pa kayo dyan, kasi doon yan. Sabi dyan, may basa, ready go. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one to another. So, katulad sabi ko kanina, basta na dami namang Christian groups, paano malalaman? Paano mo makikilala yung tunay? Okay? Yeah, may hindi na maganda yung mga testimony na ano tayo, background agad ka rin. Nabili ko yung NG, di ba? Ano kasi tao na pala ng mga Islam eh. Ano mo yun? Bakit sila nagtitip para umiwas sa batas na doon sila pagpuruhan? Ngayon, so, sa atin, panagutin muna yan. Okay? Dating gano'n kasi kung may kasalanan ka sa batas, sa lipunan, kailangan ko panagutin. Hindi yung, ano, ako dito na ako naniniwala sa kulong. Okay? Medyo ma-advanced topic nga, pero wala ka sa survival yun. Pero dapat tatawin. Yun ang gusto ko naman sa Sharia, no? Pero hindi Sharia yun, after na sa Bible yun. Sila ng gaya.
Ay, manatalo na natin Islam, dito na lang tayo eh. Alam niyo Islam, kaya minsan magtataka kayo, nagbibigay sila ng lip service sa Christianity. Kasi nga, gawa ng Catholic yan. Yan ang, ano, yan ang sabi. So, ang hirap patunayan. No? Pero, again, parang ganito, paano malalaman yun? Yung magkalaban niya, bakit sila hihiram ng prophet? Walang ibang dahilan, kundi nagkaroon na pagsabahan. Kasi nung mga panahon daw, nung mga siraulo pa yung mga po, hanggang ngayon naman, pero dati, violent sila, di ba? Gumawa sila ng grupo na gagawa ng kanilang dirty work, kumbaga. So nakakita sila ng nakulong ano, tao, si Muhammad, si Nungaling. Yun, finid nila ng lies. Ito kasi naman yung finid din. Pero dapat, ano, magbabaw yan sa Catholic kasi, kami ang gumawa sa iyo, tapos kakalabanin niya kami. So, kaya pinasukan niyo ng mga aral ng Christianity, Catholic especially. So, yun ang kwento po doon. Kaya meron silang makilala niyo yung isa sa mga anak ni Muhammad, si Fatima. Bakit pinakala ng Fatima yun? Kasi alam niyo naman, di ba? Alam niyo ba? Sino nga ito rigdano dito? Yan, isa sa mga tao kay Mary. Ay, Lady of Fatima. Kaya nakalimutan ko na history lang eh. Basta isa yun. So, yun yung mga ano eh. May fingerprint, may footprint, I mean. Yung Catholicism sa Islam. Anyway, I admit may napatunayan yun. Pero, minsan, kung imbestigan doon ka, gano'n pa eh. Inukuha may details and then, inerate mo. Okay? Ngayon, kung may mga objection, tingnan mo din yung objection, baka mali tayo. Pero so, at the moment, wala naman ako nakikita. Okay, kaya sabi dito, mahirap malaman kung ano, kung totoong Kristiyano to. Ito sabi ng Panginoon, kung nagmamahal lang kayo. Ay, paano yung pastor, yung mga Catholic nagmamahalan? Ito yung sabi sa iyo. Yung Islam, nagmamahalan yung brethren yan. Magkakapatid, kapatid na Islam. Nako, until you know that truth. So, pag alam mo yung totoo, hindi nagmamahalan katulad ng pagmamahal ng mga tunay na disipulo ng Panginoong Jesus. Yun yun, actually. Kaya, yung mga ibang group niya, Catholic, nag-peace with you, peace with you. Hindi totoo yun. Alam ko yun. Kasi gano'n lang kami. Sumusunod-sunod lang kami sa mga bagay na hindi namin itindihan dati. Pero pag Kristiyano ka ng totoo, bakit mo mamahalin yung kapatid mo? Pag na-appreciate mo na ngayon itong mga kapatid natin sa dugo, may mahal din natin yan kasi pag magaling yung tatay, galing yan eh. Pag hindi kayo pinag-close ng tatay, pinag-away pa kayo, pinag-sabong kayo, hindi mo mamahalin yan eh. Pero pansinin niyo yung magandang pamilya na ba't close na close itong magkakapatid kasi sinanay sila. Pag nawala kami, kayo-kayo magkasama, magtulungan kayo, maayos yung ano. So ganun din ngayon sa Christianity especially. Bakit mamahalin ito? Wala akong ibang katulong, kundi yan. Amen? Darating po ako, inalungkot ako sa iba church. Pag nawala yung pastor, kagulo na. Either kasi nga, yung pastor, may ano kayo, pagkukulang din. Hindi niya hinanda yung mga, ano, pag nawala siya. So nakakalungkot yun. So, parang nagtipon lang sila para sa pastor. Ngayon, dahil charismatic. Kaya nga salamat ako niya charismatic. Diba? Alam niya yan. Hindi ko sinasadya yung personality ko talaga. Pero in a way, na-adapt ko. Pero hindi kasi dapat gano'n. Okay, so tuturo ko lang, dapat kayo magkaisa, magmahalan. Para anytime mawala ako, buo pa rin kayo. Amen? Amen. Dahil lang naman ang araw natin nandito sa mind ko. No? So, yan. So, pero meron akong gusto i-connect dito. Para dito sa ating Baptist distinctive. Na hindi mo ma- gagaya ng iba. So ito naman sabi ni John. Puro John tayo, tsaka first John. Ready, go. If you love me, keep my commandments. Okay, very basic. Na. Kaya sabi dito, may sinabi niya kung mahal mo ang isa't isa. Pero yung pagmamahal na yan, hindi ka tulad ng pagmamahal lang na kung sino-sino, di ba? Parang yung sino na yung matumayang mo din sa mga kanilang sino yung ano. Hindi, yung mga artista, di ba? Mahal na mahal ko si ganyan. I love you na- before, but now, ngayon yun eh. So, totoong pagmamahal ba yun na lumipas lang? Iba yung minahal sa'yo. Diba? Either yung iba, pera mo, o yung magandahan, pag medyo na lang siyang na, meron na lang ang bago, yan. Para si Big Soto, diba? Big Soto ko ba? Kaya ganoon ang tanong dapat ngayon eh. So, ang pagmamahal daw,
Ayaw mag-preach pala. Sabi na ito. Ang tamang pagmamahal, according sa mga verses ng following, no? Kung mahal mo ang Panginoon, mahal mo yung kapatid. Hindi dahil, ano lang, may makukuha ka. Di ba? Hindi dahil wala kang kasama, kailangan mo ng friends. Ito, kung mahal mo daw ang Panginoon, tuparin mo, panatilihin mo, susundin mo yung kanyang mga commandments. Paulit-ulit po yan, sabi dito naman sa John 40:21, ako naman sabi dyan, he that hath my commandments and keepeth them, he is that love me. So, ganun din. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and I will manifest myself to him. So, kung hindi mo daw kilala ang Panginoon, yan na naman, mataas na naman ang boses. Okay. Naintindihan niyo may context. Kung hindi mo mahalan Diyos, wala kang pag-ibig sa Kanya, hindi mo mahalan commands, hindi mo ka tinutupad, yung pag-ibig mo, iba yan sa pag-ibig ng Diyos na pinofocus dito. Kaya pinaka, ano, tinitapos yung muna natin to. John 15 naman, chapter, another chapter. If you keep my commandment, he shall abide in my love. Okay? So, mananatili ka sa pag-ibig ng Diyos kung paano na tinihim yung commandments? Again, na context yun ng mga ligtas na ito. Kung hindi ka maligtas, wala ka pa dito. Hindi ka kinakausap ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos, kung ikaw ay sinusunod mo yung kanyang kautusan, ginagawa mo, yung pag-ibig niya lalo kang napapanatili. Even as I have kept my father's commandment, abide in this love. So nakita niyo yung connection ng love tsaka commandment ng Diyos? Ulit-ulit na po hanggang 1 John yan, 5. Ito naman sa 1 John, ito na. Ayun naman, ready to go. And this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Okay, paulit-ulit, no? Pero mga tulitagdag lang dito, ano na yung children, okay? So, kaya sinasabi ko nila, kung di ka anak ng Diyos, eh, huwag i-anak mo na ng Diyos. Paano ka mag-assume na applicable sa'yo ito? Okay? And then, lang din sinabi ng bandang huli, these commandments are not grievous. So, ang commandment, talaga minsan parang nakakasa, utos na naman. Di ba? Sino dito may anak na pag-inutosan mo? Utos na naman ako, oh, yes! Ano ba yung anak na ganyan? Kaponin mo yan. Di ba? Walang ganun, automatic, okay lang yun, normal yun, kasi yung mga bata, yung gusto nilang oras nila sa pag-alam. Normal yun, okay? Yung anak nyo, ganun din kayo eh. Pero, nato pwede matuto, di ba? Pag dumating sa pangunawa, na ay, kaya pag inutusan pala ako niya, no? Kaya nga, maganda sa church, nagkakaano tayo eh. Napansin nyo ba, nabagay sa last time, yung mga ating mga pinata, gusto naman magbabaho. Ba't ganun? Kasi na-realize nila, yung pabaho pala, hindi yan grievous ha, supposedly. Kasi natututo ka eh. Pag natututo ka, gagaling ka. Pag gumaling ka, doon ka pagkakatiwala. Pag pinagkatiwalaan ka ng tao, hindi lang pwedeng wala yan eh. Ito yung ating ano eh. Sa panahon natin at matagal na, ito yung means of compensation. And basta dyan tayo umiikot eh, pinapaikot yan. So, madalas ay hindi ha. So obviously, ang pangit sa pera, pwede nakawin. Pwede tingin. Pero, yung normal na, ano, yan ang pinapaikot natin, nagtiwala sa'yo, kasama yung pera. Okay? Nakikinig mo yung mga bata? So, pag inutusan ka, hindi naman lagi yan. So kahit yung anak ko, natututo sa bata, natututo siyang magsa. Kailangan mo yan, yung sipag, yung tiyaga, yung pagsunod sa instruction. Okay? Pag ikaw in-instruct ka lang, 1, 2, 3, ano nga ulit yun? Ako, pagpabaho, ganun din na naman yun. Sabi siya, ano naman ito? Kaya ako naman ito. Hindi mapupunod ito. Okay? So, dapat tayo punta ito. Kasi nga, ang sabi pala ng salita ng Diyos, yung commandment niya, tsaka yung pag-ibig niya, intertwined yan. Ibig sabihin, kung mahal mo siya, tapos di mo siya sinusunod, eh, i-comfort ko ka naman. Okay? So, mamaya katayap natin ito sa ating seminar team. Okay, pero tapusin natin ito. Sabi naman dito, ako naman, oh, so and this is love, that you walk after His commandments. Ganun na rin. Ganun na naman. Dinidefine niya yung pag-ibig. Ang pag-ibig niya, natunay at maayos, pag ikaw ay lumalakad, ganun din po yung siya sinusunod. Kasi may mga commandments kasi na isahan lang, dalawa, pero may mga commandments na araw-araw gagawin mo. Okay? Huwag ka magsinungaling. Kailan mo gagawin yun?
Ha? Binibilang mo pa ba yun? Pag sinabi mo magsinungaling, may character mo na yun, kasanayan mo na. Kahit sa anong bagay, huwag ka na magsinungaling, yun ang commandment eh. Kaya nirelate ng Diyos sa walking. Kasi tayo, hindi tayo pupunta sa isang lugar kung tayo lalakad. Okay? Hindi na akong ano yan, technical yun. Hindi ako mag-bike eh. Sabihin, nandiyan na yun. At sabi niya, this is the commandment that as ye have heard from the beginning, ye shall walk in it. Lakaran mo na at again, yun ang pag-ibig daw. So yun na pala. So anong relationship ng pastor sa Baptist listing din? Ganito yan. Balik tayo sa una. Makikilala kayo ng mga tao kung mahal nyo ang isa't isa. At yung pagmamahal pala yun ay biblical love ay hindi mo maihiwalay. Okay, after natin basahin lahat yun, ano, nakikinig kayo? Hindi mo maihiwalay sa pagsunod sa utos ng Diyos. Amen? Okay. Paano pa nga, pastor, nang alalaman? Pag sinusunod mo yung inutos ng Diyos. Kaya hindi ko kailangan mag-time travel. Pastor, sino mga Baptist noong year 800s? Okay, gano'n. Year 1700, sino? Hindi mga sumusunod ng salita ng Diyos. Sino sabi dito eh? Amen. So kung may record man or wala, kung may available record, tingnan natin. Kung wala, di wala, hindi siya wala eh. Pero may trace pa rin kasi, so again, kung natapos niyo, kung nakatid kayo naman, kung wala, meron tayo sa YouTube yan. Yung church history, lahat po yun, sa bawat ito pala actually, no? So ito po yung pinayaran ko sa inyo, no? Kasi nabos naman nila dito. It's by Bill Stringer. So far, okay siya. Kaya ko na sa kanya, masyado siyang fanatic ko sa Bible College. Pero okay lang kasi. Ano natin lang din yung doctorate niya, pero okay naman. So, ang isang sabihin. So ito, nung kami mga bago kasi wala akong ngayong copy. So dahil din, binibigyan kami ng trail of blood. So available naman yun sa internet. Gusto nyo, sumulat lang kayo, panadala kayo. Okay. Rain of Blood, booklet lang yun. Pero ito yung expanded version. Okay? Itatakin natin ngayon hanggang dito lang sa umpisa. Okay? Itong others, parang Rain of Blood yan na in-expand niya pa. Okay? Stay yun. So anyway, tayo na punta doon. Yun, kung kahit pumunta ka ng anong year man yan in the past, pag may nakita ka, sumusunod. Kunwari, sa Europe, pinapatay yung mga nagre-rebaptize niya. Tapos may nagre-rebaptize pa rin. Ano kaya klase para ng baptist yun? Sumusunod eh. Kahit ikaw mamatay nila, sumusunod sila sa Diyos. So yun ang mga sign ng baptist. Mga tunay na Kristiyano. Amen? So nasaan nakuha niyo yung connect? Okay? Pagmamahal ng Diyos, nakikilala kayo, nagmahal kayo kasi sinusunod yun pala. And yun ang pinakusto sabihin doon, yung time center ng Malakas yung Catholic. Ay pinapatay sila, pero bakit tumitindig sila? Kasi alam nila, maligtas din sila. Ikaw ba, hindi ka matatakot sa kamatayan kung alam mo, yun na yung huling buhay mo? Sino yung maging matapang na humarap sa kamatayan? Mga ligtas. Okay? So by that, ano oras na? Last 9. Tapos na introduction, kaya stop ko muna. Okay? Okay. Yan ang tagastop.